Start earning on Facebook. So, ito yung pinakamagandang platform na ginawa kayo ngayon ni Facebook, no? Nasa kanya na kasi ang lahat. So, mapalonger video, live video, short video, meron kang kikitain at pwede kang mamomonetize kahit personal or Facebook page yung gamit mo. So, first step na kailangan mo is i-turn on ang iyong professional mode, okay, na Facebook account kung gusto mong kumita dito kay Facebook. And then, pag na-turn on mo na yung iyong professional mode, okay, start uploading short video, long video, and start live. The more na marami kang engagement, the more na maraming manonood sa'yo, the more na magkakaroon ka ng pag-asa para ma-monetize dito kay Facebook. Pero, take note, dapat hindi mo i-re-upload yung mga video ng ibang platform katulad ni TikTok, ni YouTube, okay, Netflix, mga ganon. Yung may mga watermark na mga video kasi prohibited and hindi yun ma-monetize kay Facebook. So, pag na-turn on mo na, pag may niche ka na, okay? So, antayin mo na lang yung invitation ni Facebook para sa ads on the reels mo. Para naman sa stream ads, okay? Meron dyan sa professional dashboard nyo nakalagay monetization. So, sa loob ni monetization, may nakalagay dyan stream ads. Buksan nyo lang yung mga criteria. So, yung criteria ni Stream Ads is 5,000 followers, 60,000 engagement, and 5 active videos, okay? Pwedeng mapalonger, pwedeng mapashort, basta hindi siya bababa sa 1 minute. So, after ni Ads on Reels and ni Stream Ads, merong tinatawag na live ads. Ayan. Yung live ads naman, kusa yung lumalabas yung ads na yan sa mga live videos mo. Okay? So, hindi ko na-explain kung anong gamit ni live ads kasi alam naman natin kung paano mag-live, diba? And then, the next one is yung bonuses, okay? So, itong bonuses, invitation lang ito. Huwag natin madaliin ang ating bonuses and then yung ads on reels kasi itong dalawa is invitation lang. Si Meta lang nakakaalam kung eligible ka na or hindi. Kusa lang siyang lalabas sa your tools dyan sa monetization mo kapag okay na and kapag eligible ka na dito. Okay? So, the next one is yung stars. Ihuli natin yung stars kasi nga, yung stars is pwede kang kumita if ever na may magsasend sa'yo ng star. If ever na wala din, wala ka din kita. So, kung ako sa inyo, mag-focus tayo sa tatlong bagay na pwedeng kumita. Number one, yung ads on reels. Okay? Sa ads ng short video. Number two, yung live ads natin sa mga live videos. And number three, yung stream ads sa longer video natin. Take note lang natin, no? Hindi madaling ma-monetize dito kay Facebook, no? Mas mahigpit si Facebook kaysa kay YouTube, okay? So, ang daming policy issue ni Facebook, samantalang kay YouTube, okay, kukunti lang yung policy issue niya. And, automatic talaga, pag na-meet mo yung criteria, ma-monetize ka talaga dito kay YouTube. Unlike kay Facebook, kahit nag-viral pa yung video mo, kahit na-meet mo pa yung criteria, kapag may policy issue ka at hindi ka nag-update or hindi ka nag-submit for review, automatic hindi ka mamomonetize. So, sayang lang yung criteria na na-meet mo kung may mga policy issue ka. Kaya dapat, bago ka mag-apply dito kay Facebook, dapat linisin mo muna yung mga videos mo, linisin mo yung Facebook mo para walang policy issue na makita si Facebook sa'yo at mamomonetize ka. So, yun lang guys and thank you for watching!